paano nga ba tayo mag-layout para sa pagkabit ng tiles? Ito'y para din ito sa paggawa ng hagdan, ganun din ang pag-layout niyan pag nagkakabit ng tiles. Ito, itong ating riser niya. Ito yung riser niya, tapos yung trade o kanyang step. Ito, kukuhanin natin yan kung dapat ba tayong magtabas nito or dapat ba tayong lumabas pa. Okay? Kailangan natin yung importante dyan, yung race tsaka yung run. Ayan na, binawasan natin yung part nito. Medyo sumubra siya ng konti. Mga 5cm. Wanang para tumama yung ano niya, yung design niya doon bago siya liliko dito. Ayan na, nakapagkabit na tayo ng tiles para sa ating runner tsaka sa step. Okay? Ito yung ating tansi na guide natin. And then, pag nagkakabit ako ng tiles niyan, inuuna ko muna ito sa kanyang step, tapos yung kanyang runner. Ayan. And then, para siksik, kung baka napapansin nyo, siksik siya. Hindi siya na, kung mauuna kasi yung kanyang step, mahirapan tayo magtapal dito sa gilid. Nakasiksik na siya, then pinattern lang natin yan. Kumuha ko ng tiles na hindi ginagamit. Ayan. Pinattern ko lang siya dyan. Then, okay na. Tapos kukuha na tayo ng parang sa tiles niya na nilagay natin ng adhesive. Ayan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to... Jay Uragon Vlogs. Guys, pakisuportahan ito kung gusto nyo magpagawa about sa mga ceiling, about sa mga electrical, sa mga pagpapagawa ng bahay. Dito marami kayong matututunan dito kay Jay Uragon Vlog, mga ka-OFW Viajero. Kaya subukan nyo nga puntahan ang kanyang channel. Ayan, good morning ulit sa inyo, mga ka-Urag. Day tayo ngayon na day 15. Ayan, tinutuloy-tuloy na yung kanya. Ayan, dito sa may lalagyan ng paso niya. Inaayos na para makakabitan na ng tiles. Update ko sa inyo yung ginagawang tinatiles yung ating hagdan sa loob. Yung binakbak namin na dating mayroon ng hardiplex at pintura, binakbak na namin. Pinalitan na namin ng tiles. Ayan po, ipapakita ko sa inyo ang pagkabit ng tiles or pag-layout natin para sa hagdan kung paano ang proseso ng pag layout ng kakabitan natin ng tiles sa hagdan. Kaya samahan nyo ako hanggang matapos natin ang vlog na to. So let's go. Nililayoutan na natin. Paano nga ba tayo mag-layout para sa pagkabit ng tiles? Ito'y para din ito sa paggawa ng hagdan. Ganon din ang pag-layout niyan pag nagkakabit ng tiles. Ito, itong ating riser niya. Ito yung riser niya. Tapos yung trade o kanyang step. Ito, kukuhanin natin yan kung dapat ba tayong magtabas nito or dapat ba tayong lumabas pa. Okay? Kailangan natin yung importante dyan, yung race tsaka yung run. Race, yung kukuha natin na hulog dyan, tapos yung kanyang run, didiretso natin doon. Lilibilin naman natin yung pinakaibabaw ng tiles na yon, diretso doon sa pinaghulugan natin. Sa corner yan, sa kantong yan, pinaghulugan natin. Then sa race na yan, tapos didiretso tayo, kuha natin level hose, diretso doon. Tapos i-divide na lang natin yan. Kung ilan yung step na pumasok, i-divide natin yan. Kung ilan yung, para malaman natin kung anong sukat ng tiles ang ating itatabas para dito. Hindi natin masasabi kung sasayad ba tayo or susubra pa tayo, lalapad pa ba yung ating tiles. Kaya malalaman natin yan kapag na-level na natin. May hulog na ako nyan. Ayan, nahulugan na natin. May lapis na yun dyan. Pero ito doon, nahulugan na yan. Doon sa ibabaw nun. Naka-tiles na kasi ibabaw nun. Yun ang kukuha natin. Okay. Taas mo pa rin. Yan. Okay. Ayan, makita nyo mayroon na tayong piglapisan doon para malaman natin kung ilan ang pagbutin niya. Okay.
taas. Taas. Doon natin malalaman yung para sa ating razor, tapos sa para sa ating step. Ano? Okay na? Ayan, taas. Okay. Tapos gawin mo yung pinakamataas. Yan. Di ba nasa tamang naman yan ha? Okay na? Okay na? Okay. Yung guwit mong yan, kuha namin dulo ng metro naman de. Bigay mo, hawakan mo yung metro dyan sa dulo de. Bigay mo yung metro. Wala sa akin eh. Ayun. Ayun. Yan, dyan mo na lang. Tumbok mo lang yan dyan sa dulo. Uy, balde ba? Wala bang balde ka pa kanan? Wala yung kas jig, iwan na stick. Ay na, sir. 350, 1. O, 350 mo na lang yan. 350 na lang? Oo, konti lang libre na. 350.5. Estimate natin. Ah, divide natin yan. Yan, try natin yung kanyang face. Kung ilan ang ano niya. Okay, sagad mo sa baba. Top 48. Okay. Na ito, nakuha na natin itong kanyang step. Pumapatak siya ng 27 cm. Ay, papasok tayo doon sa loob. Kaya nabot na natin ng 28 cm. Pero ang finish niya, 27 cm. Yung kanyang razor niya, pumapatak siya ng 17.7. Yung kanyang razor dito, 17.7. Tapos yung kanyang step dyan, pumapatak siya ng 27 cm. Okay? Oh, diba? Nakuha na. Saglit lang makuha yung ano yan. Start na tayo. Lilayout na natin yung tansi niya. Ano, nabatakan na natin ng tansi. Ayan. Ang medyo yung gray natin dito, light gray dito natin lalagay sa gitna. Tapos yung nag-dark-dark dito sa gilid, tsaka doon sa gilid. Dalawang gilid ang ating medyo dark. And then, ayan, nabatakan na natin ang tansi. Dito tayo magbabase ng guide niya. Pumatak siya ng 1 meter, 20 lang ang kabila. Okay, tapos 60 yung gitna. Ayan. Ayan, isa na lang lalagay natin kasi yung nandun sa kabila na yon, yung tiles doon, yung dating nakabit na tiles doon sa kabila, walang level. Kaya tama na itong isa na lang. Habulin na lang natin sa level bar para makuha yung kabilang side. Okay. Samahan nyo kami pagbuo o pagkabit ng tiles dito sa hagdan ni ma'am. Ayan, nakapagkabit na tayo ng tiles para sa ating runner tsaka sa step. Okay. Ito yung ating tansi na guide natin. And then, pag nagkakabit ako ng tiles nyan, inuuna ko muna ito sa kanyang step, tapos yung kanyang runner. Ayan. And then, para siksik, kung baka napapansin nyo, siksik siya. Hindi siya na, kung mauuna kasi yung kanyang step, mahirapan tayo magtapal dito sa gilid. Nakasiksik na siya, then pinattern lang natin yan. Kumuha ko ng tiles na hindi ginagamit. Ayan, pinattern ko lang siya dyan, then okay na. Tapos kukuha na tayo ng parang si tiles niya na nilagay natin ng adhesive. Ang sukat nito ay 17.5 na lang ginawa ko, 17.5. Tapos 27 itong ano niya. Halata mo pag may diferensya yung kanyang layout, yung kanyang dating flooring. Kung mapapansin nyo, doon tayo, nakadikit tayo doon, tapos umaangat naman. Dito mataas na tayo. Dito yan, yung pagbuo lang ng ano niya, danan niya, diferensya niya. Okay, samahan na kami. Tayo tirayan natin ng kantaas yan.
yan, natapos natin ng tiles na to. Okay. Siruho na lang, matitira niya. Tapos na natin yung nasa gitna niya. Siruho na lang yan. Nakabitan na natin sa kabilang side. Kapatner niya yun nandito sa kabila. Side na yan. Kung mapansin nyo na, pinortified lang natin yan. Ayan. Pinortified na lang. Hindi naman to makinis. Kumbaga, magaspag lang naman yan. Yung tiles na yan. Okay. Ayan, ito yung ano, tatalis pa natin yan. Lalagyan ni ma'am ng paso na yan, kabilaan. Tapos meron pa isa doon, sa kabila, lalagyan din yan. Ayan, isa. Okay. Ito na yung tatalis natin ngayon. Nakabit na natin. Ayan, tigas na yan. Yung nasa gitna na yan, dalawang gilid na lang yan. Ayan, pataas. Ayan, ating ano. Matapos na yan ngayong araw, itong tiles na yan. Ganyan. Ayan yung kabila na yan. Tapos ito yung partner ng kabila. Okay, combination lang siya. Ito, ito na lang. Bili pa tayo yung tiles niyan. Joey, nulang pa yan eh. Ayan, konti na lang. Yun na lang part na yon. Tsaka itong kapiraso. Doon sa taas, yun na lang. Dalawang gilid na lang ang kulang doon sa kabila. Mamaya, clear na yan. Punasan na uli natin yan para hindi matigas ang simento niya. Masog ka na! Bayaw ko yan! Ayaw pa na papakita na marunong siya magpitikin. Sidilig! Ito ko dyan, bayaw ko yan. Ayan, part na yan, itim doon. Tapos itim din to. Bayaw! Tapos makikita niya dilingin. Okay na. Ayan po, tapos na yung ating yung dam. Ayan. Ja-drop na lang ngayong araw yan. Lilinisin na lang yan. Tatanggalin yung ibang part ng linisin na itong naiwan. And then, pagka-drop. Ni-drop na tayo dyan. Ito yung grout na gamitin natin dyan. Ito yung isang grout para doon sa may tali sa may ano. Sa poste ng gate at sa plant box. Ayun, tinutuloy na yun na doon. Ayan, ginagrout, then grout na lang ito ngayong araw.